Sabi nga nila, kapag di ka nasaktan, hindi mo mararanasan kung ano nga ba ang tunay na pagmamahal. Pero hindi naman talaga dapat laging may nasasaktan. Dahil kung mahal mo talaga ang isang tao, bakit mo sasaktan? Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Limang taon akong nawala. At sa bawat araw sa limang taon na yun, lagi pa din kaming magkausap ni Eddie. Marami akong natutunan sa limang taon na nagdaan. Mga bagay na akala ko di ko kayang gawin. Pero nagawa ko kahit mag-isa lang ako. Gusto ko kasing matuto sa buhay. Yung di ka aasa sa mga taong nagpalaki sa'yo. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon eh. Lagi silang andyan sa tabi mo. At oo, aaminin ko sa inyo, madaming tukso sa bansang pinanggalingan ko, pero kapag mahal mo kasi ang isang tao, kahit ano pa yung mga tukso na yan, hindi ka mabibitag. Kasi may pangako kang sinumpaan sa taong mahal mo talaga ng lubusan. Ngayong nakilala ko na ang sarili ko, mas handa na akong mas mahalin pa si Eddie nang higit sa lahat. Higit pa sa buhay ko. Francis, saan ba tayo pupunta? Mamaya kasi uuwi na kami. Sasama ka ba? Hindi ko din alam, Eddie, kung saan tayo pupunta. Pero galit ka ba sa akin? Andito na ako. Nasa tabi mo na. Oo. Galit na galit ang titi ko sa'yo kanina pa, Francis. Eddie, kalmahan mo lang. Tsaka, sasama na ako sa inyo pag uwi mo. Tutulungan kitang mag-review tapos kapag ganap ka ng doktor, maglalakbay tayo sa malayong lugar at ipapakita ko sa iyo lahat ng magagandang bagay na nakita ko. Talaga ba, Francis? Baka may iba ka dun. Eddie, ipagpapalit pa naman kita. Ikaw lang ang mahal ko. Wika ako. Tapos ito, bigla na lang akong hinila ni Eddie habang naglalakad kami sa daan. At aba, dito niya ako hinila sa kulay pulang gusali. Tapos ito, diretso sa isang silid na may dalawang pares ng tsinelas. Tapos may TV, aircon, at isang kama na pang dalawang tao. Eddie, ano to? Francis, magpapahinga lang tayo. Napagod ako maglakad eh. Hihigaan na ako ha. Gawin mo na lahat ang gusto mo. Wika ni Eddie na nahiga na kagad sa kama sa loob ng silid. Sige. Mahiga ka lang. Maliligo lang ako. Wika ako naman. Kasi kailangan kong maging handa sa pagkakataong ito. Kinakabahan ako habang naliligo. Pero walang dapat ikatakot. Kasi kapag mahal mo, gagawin mo ang lahat ng bagay. Mahirap man o masarap. At matapos makaligo, agad akong lumapit sa gilid ng kama. Habang nakatitig naman sa mga mata ko si Eddie
na parang pusa na nagpapakyut. Eddie, handa ka na ba? Francis, ikaw ang dapat tanungin ko. Handa ka na ba? Kasi 10 taon akong naghintay sa pagkakataon na to. Oo naman, Eddie. Handang-handa na ako. Francis, 3 oras lang ang meron tayo, kaya tara na. Magsimula na tayo. Bigla akong hinila ni Eddie. Napadapatuloy ako sa ibabaw niya. At ito, wala nang masyadong usap pa ang naganap. Kasi, diretso sa digmaan. Isang mainit na sandali sa loob ng 3 oras. Para akong nilalapas tangan ni Eddie. Sinasabunutan niya ako, tapos sinasampal, sinasakal, at pinapalo sa puwet. Grabe. Di naman ganito si Eddie noon. Pero okay lang. Kasi mas gusto ko yung ganito. Yung nanlalaban. Mas exciting kasi. At napansin ko din talaga na mas lumaki pa yung paborito kong kainin sa hating gabi. Ngalay naman ng pangako eh. Francis, ipasok na natin. Sige Eddie, bilisan mo. Oh, baka may batang nakikinig dyan. Sinampay yung ipapasok kasi naulan na sa labas. Kaya ito, napakapit na lang ako ng mahigpit at tiniis ko ang pakiramdam na sa una eh, akala ko di ko kaya. Pero habang tumatagal, parang ayoko nang matapos pa. Tumagilid, tumihaya, lumuhod at dumapa. Ginawang kayuran, Diyos ko. Hindi ko na alam ang nangyayari. Basta ang alam ko, masayang-masaya kami ni Eddie sa sandaling to. At nang malapit na matapos ang mainit na sandali, napayakap na lang talaga ako kay Eddie nang napakahigpit. Tapos, bigla na lang siyang nanghina habang nag-aararo. Oh, masaya ba kayo sa nangyari? Kasi ako sobrang saya ko. Kaya naman, nagpahinga lang kami saglit. Akala ko nga tapos na. Pero gagi, di pa pala. Tuloy pa din ang digmaan. At hindi ko alam kung sapat ba ang 3 oras para sa amin ni Eddie. Kasi mukhang mahabang labanan pa ang magaganap. Aba, ay nasaan na ang 2 bata na yun? Iniwan nila ang telepono sa lababo. Paano natin makukontak yun? Baka gabihin kayo pag-uwi. Oo nga. Nasaan na ba ang 2 bata na yun? Kanina pa silang umalis. Pero hanggang ngayon, eh wala pa. Pero baka pauwi na din ang 2 yun. Kanina pa eh. Gagabihin na talaga kayo. Mag-iingat kayo pag-uwi ha. Mamimiss ko ang 2 bata na yun. Parang mga anak ko na din. Aling Yoli, salamat sa pag-aalaga sa mga bata. Naku, walang anuman. At alam kong magiging masaya sila hanggang dulo. Ganon kahiwaga ang dormitoryong ito. Habang naghihintay kami sa pag-uwi ng 2 bata,
Nagkukwentuhan lang kami dito sa sala ng dormitoryo. Pero nasan ba ang dalawang bata na yun? Malapit nang dumilim. At sa paglisan nila sa dormitoryo, alam kong may bagong kwento ang muling mag-uumpisa dito. Pero sino kaya sila? At ano nga ba ang pinagmula ng dormitoryo at ng malaking puno dito sa bakuran? At dahil ang init, magpa-ice cream ko naman po. Pa-send Gcash na lang. I love you. Salamat.